Magandang araw. Ako po si Dr. Carlos Chua at ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito ay ang tungkol sa ating mga mata. So, the goals of our talk today are to discuss digital eye strain, to discuss errors of refraction or grado ng mata, common eye infections in children, and to discuss common eye problems in children. So, what should we do now that we are online more often? As we know, pangalawang taon na natin na ito na nag-online classes, na nag-module. So, hindi pa rin tayo makalabas. No? Mga bata, hindi pa pwedeng lumabas. Hindi pa rin tayo pwedeng maglaro ng basketball, yung mga group activities na magkakalapit tayo. So, ano pwede natin gawin para ma-relax yung eyes natin at para hindi naman tayo lagi nakatingin lang sa cellphone or sa computer or sa TV? So, ayon sa Philippine Society of Pediatric Ophthalmology and Strabismus, may recommended screen time ang mga bata. Naku, ayaw ninyong marinig to kasi ayaw ninyong marinig ng mga magulang ninyo yung screen time na pwede lang ninyong gamitin. No? So actually, ang batang less than 1 year old, yung mga babies, yung mga kapatid ninyong sanggol, ang mga bagong panganak, actually dapat walang screen time yung mga kapatid ninyong yan. Dapat kinakausap lang yan, no? Nilalaro nyo lang yan ng mga laruan kasama ng magulang ninyo. Bawal pa rin silang makatingin sa cellphone or sa TV. Kapag dalawang taon na yun yung kapatid, no, or dalawang taon yung mga pinsan ninyo, dapat less than 1 hour per day pa lang ang oras na nilalaan para sa screen time. Tsaka dapat yung screen time ay quality programs, no, na nagbabantay si nanay at si tatay. Pag tatlo at apat na taon ng bata, ganun pa din, dapat less than 1 hour per day pa rin tayo na binabantayan ni mami at ni daddy, no? Kailangan nun dapat naglalaro sila, no? Kasama ng mga kaibigan nila, pero dahil nga pandemya, hindi sila makalaro, hindi sila makalabas, nandun lang sila sa loob ng bahay. Pag 5 taon na kayo at pataas, actually guided screen time na kayo. Hindi ibig sabihin nito na pwede na kayo manood ng buong araw. Ang ibig lang sabihin ng guided screen time, kasi nag-aaral na kayo, may online class na kayo, nagmo-modules na kayo, kailangan gamitin nyo yung screen ninyo. Pangalawa, dapat may breaks kayo in between. Hindi kayo pwedeng tuloy-tuloy. Kasi kadalasan, kayong mga bata, alam ko yan, pagkatapos ng isang klase, may screen break kayo, imbis na magpahina, anong gagawin ninyo? Bubukas kayo ng cellphone, magte-text kayo. No? Magmo-mobile legends kayo. Magchat-chat kayo. Tapos magmay kasi, tingin na naman. So parang walang pahinga, no? Mula sa isang screen sa computer, didiretso sa cellphone or didiretso sa TV. Hindi pwedeng ganon. Ngayon, paano natin ipiprevent ngayon yung digital eye strain? Kasi nga, lagi na lang tayong online, lagi na lang tayo nasa loob ng bahay, lagi na lang tayo nanonood ng TV. So, there are several tips to prevent digital eye strain. And digital eye strain presents as dry eyes, blurry vision, no, pagluluha, or sakit ng ulo. So, hindi actually yung screen ang problema dito. Hindi naman yung blue screen ang nagkukos ng damage to the eyes permanently. The digital eye strain is due to the things we are doing while we are using our gadgets. So, pinaka-importante at pinaka-unang kailangan natin gawin para ma-prevent ang digital eye strain ay siguraduhin na meron tayong proper posture. So, we have to make sure that the computer's at eye level at kailangan nakaupo tayo na nakatingin diretso sa screen. Ayaw nating nakakuba tayo, nakayuko ang noo, tapos nagbabasa ng cellphone, ng tablet, ayaw nating nakaganon. Gusto natin proper. Bakit? Kasi kung nakaganon tayo palagi, sumasakit na yung leeg natin, sumasakit na yung likod natin. So, minsan gaganyan-ganyan kayo, sasakit na to. Kasi nga, improper lang yung posture ninyo. Number two, ayaw natin ang masyadong malapit ang mga mata natin sa computer or sa TV. Gusto natin mga 18 to 24 inches away from the screen yung mga mata natin. Kasi minsan tayo, gusto natin manood. Ay, seryosong-seryoso tayo sa pinapanood natin. Ganito tayo kalapit. Nakikinig ka sa kaibigan mo, nanonood, nag-uusap kayo, ganito kalapit. Ayaw natin ng ganyan kalapit. Gusto natin, lumayo kayo. So, katulad ng picture nito, makikita mo, 18 to 24 inches away ang screen. At saka dapat may pahinga rin tayo sa mata. Okay? So, the next thing we want to do is we want to bring up the font size. So, kung ang gamit po namin, Doc, sa online class namin, sa module namin, cellphone ni mami, cellphone ni daddy, ang liit ng screen. Kasi syempre, lakihan natin. Lakihan natin yung font para mas madali natin mabasa, para hindi tayo mahirapan. Pang-apat, kailangan natin i-adjust yung liwanag ng screen para
hindi siya masyado maliwanag, kasi kapag masyado maliwanag, masyado matingkad ang ilaw, nasisilaw din tayo. E minsan naman pag nasa loob tayo ng nasa labas tayo, masyado naman madilim, so gusto mo rin iakyat, no? Pero kadalasan dahil nasa loob tayo ng bahay, ayaw natin ng 100% na screen brightness. Gusto natin nasa siguro mga 30 hanggang 70. So pero usually mga 50%, no? So like here, gusto ayaw natin ng 100% na liwanag, gusto natin mga 50%. Pang lima, kailangan natin sundin ang 20-20-20 rule. Dok, ano ba yung 20-20-20 rule? Ang ibig lang sabihin ng 20-20-20 rule is kailangan magpahinga tayo, no, habang nagsiscreen time. Hindi tayo, yung screen break, kailangan screen break. Hindi siya pwedeng break mula sa screen ng school at pupunta tayo sa screen ng mga kaibigan. So, ang 20-20-20 rule means that after every 20 minutes, we want to take at least a 20-second break, no? By looking at something far away or about 20 feet away. So, Doc, anong ibig sabihin nun? So, kunyari, narinig ninyo yung tunog ng 20, after 20 minutes. So, ang gagawin ninyo is tingin kayo sa labas ng bintana, no? Tingin kayo sa labas lang, labas ng bahay, tingin lang kayo doon sa bintana. Muni-muni kayo, bilang kayo ng 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20. O, at least nakapahinga, naunat nyo ng konting mata nyo sa kakatingin sa malayo, ay malapit, nakakatingin ngayon kayo sa malayo. Kung wala naman kayong bintana sa bahay, Dok, wala kaming bintana, ayan ang gagawin ko. So, pag nagtunog ang 20 minutes, ang gagawin ninyo, pipikit kayo, bibilang kayo ng 20. Yung 20 second na pikit ninyo, nare-relax nyo na, no? na mo-moisturize nyo na yung eyes ninyo. Para at least lang, hindi sila nasistrain masyado. Gusto rin natin magkurap ng madalas. Kaya nga gusto natin sundan yung 20-20 rule. Gusto natin papikitin kayo. Para lang nababasa yung mata ninyo pag nakapikit yung mata ninyo. No? So may mga apps kayong madadownload sa cellphone or sa computer. So ito yon, yung Eye Care 20-20-20 or Relaxed Eyes. Marami pang ibang apps, no? Pero ito yung dalawa na pwede nyo i-download sa computer or sa Android para lang mapaalala sa inyo na magpahinga kada 20 minuto. Ngayon, ano pang dapat natin gawin para ma-prevent ang digital eye strain? So yung pang-pito, wag na wag ninyong itatapat yung electric fan sa mukha ninyo, or kung nakabukas ang aircon, ayaw natin na nakatapat yung electric fan or yung aircon sa mukha. Kasi kayo, nakikinig kayo kay teacher, nagcha-chat kayo, nagmo-mobile legends kayo, nagka-clash, no? Nag-games kayo, eh hindi kayo pumipikit. Ayaw niyong pumikit. Ang problema dahil nakatapat ang electric fan dyan, natutuyuan ngayon yung mata ninyo. Kaya pag bigla kayong tinawag ni nanay, ni tatay, at naglalaro kayo ng matagal, pagtingin nyo kay nanay at kay tatay, iikot-ikot yung mata, kukurap kayo ng kukurap, kukusot kayo ng kukusot ng mata. O kala tuloy ni nanay ni tatay, nasira na yung mata ninyo dahil dun sa computer nyo. Nagtuyo lang yon. Kaya very important na huwag nyong itatapat yung electric fan or yung aircon sa mukha ninyo. Alright? At saka dapat mag-lubricants na tayo. Kung may mga eye mo, may mga artificial tears, no, na hiyang, na suggested sa inyo ng doktor ninyo, gamitin nyo yon. So again, katulad ng litratong ito, wag na wag niyong itatapat yung electric fan habang nanonood kayo ng computer, nanonood kayo ng TV. At saka, kailangan na rin natin maglagay ng eye drops kapag hindi talaga natin kaya. No? Pag lagi na tayong kurap ng kurap, ikot na lang ikot ng mata ninyo, pwede na kayo magtanong kay nanay at kay tatay na, nahi tay, pwede niyo bang lagyan ng artificial tears yung mata ko. No? So, ngayon, Dok, tapos na yung digital eye strain. Paano ko ba ma-check kung malabo talaga yung eyes namin? So actually, we check children's eyes by means of a Snellen chart. Now, usually nangyayari ito kapag nagpupunta kayo sa clinic or kapag nasa school kayo, usually tinitingnan kayo, di ba? Nagkakaroon kayo ng vision screening. Either tinitest kayo ng teacher or ng school nurse or ng doktor para malaman kung ano ang nababasa ninyo. So ito yung tinatawag nating Snellen chart. Ang ginagawa natin dito is pinapabasa natin kayo isang one eye at a time, no? And we want to see how far down the line you can see from the biggest line to the smallest line. If it's the smallest line, kasi that's 20-20. Now, Dok, wala kami sa school. Hindi naman kami makalabas ng bahay. Paano ba namin ngayon i-check yung vision namin? So actually, may app na kayong madadownload ngayon, no? Sa cellphone, sa tablet, sa computer. Ang tawag ng app na ito ay Eye Handbook. You can download this with Android, Apple, or Windows. Ang ginagawa nito is when you get to download the app, what I want you to do is to go to testing. You follow the chart here, no? After you go to testing, you choose vision test.
Then you go to near vision test and you choose the appropriate way to test, whether alphabet, number, or symbols. And again, ang gagawin nyo, same as before, cover one eye, read with one eye, cover the other eye, read with the other eye. No? And we'll see now kung nababasa nyo ba hanggang 2020 or may meron kayong mga letters or may mga linya kayong hindi mabasa. So ngayon, alam na natin na malabo ang mata natin o malinaw na yung mata natin. Yes, malinaw. No? Pero ano ba naman ngayon ang grado o dahilan kaya malabo ang mata ko? So yun ang tinatawag nating errors of refraction or grado ng mata. No? Errors of refraction or grado ng mata can be due to four different things. No? It can be due to nearsightedness or myopia. It can be due to farsightedness or hyperopia. It can be due to astigmatism, or it can also be due to a mixture. Ang ibig sabihin, pwede kang nearsighted na may astigmatism, farsighted na astigmatism. No? Ang astigmatism po ay grado sa mata. No? It's also a grade. No? Minsan kasi akala ng ibang tao na ang astigmatism ay hindi grado. Grado din ng mata yan. Cause rin yan ang panlalabo ng mata. So, ngayon na alam nating malabo ang mata natin, no? Doon sa mga test na ginawa natin kanina, tapos alam nyo na may iba't ibang klase ng grado. Eh, paano ba ma-explain yung grado? Paano ko ba maintindihan kung anong nearsighted, anong farsighted, anong astigmatism? So, ang pinakamadaling paraan para sa akin pa na i-explain sa inyo or ipaliwanag sa inyo ang grado ng mata, eh, pag-isipan nyo na lang na yung mata natin parang pantalon, no? Pag tayo ay bumibili ng pantalon sa mall or pag pinibilan tayo ni nanay ni tatay ng pantalon sa mall, usually may konting haba yan, di ba? May konting tinatawag natin na allowance. So katulad ng pantalon nito, mahaba ng konti yung manggas pero hindi naman gaano kahabaan. So ganoon din ang mata natin pag tayo pinapanganak, usually farsighted pa tayo pag pinapanganak tayo, no? So may konting allowance pa tayo na pwedeng gamitin later on. Ngayon, so katulad ng pantalon, kapag mahaba ng konti yung pantalon natin, anong ginagawa natin? Siyempre, yumuyuko tayo, tinitiklop lang natin yan. No? Finofold natin yung manggas para magamit natin yung pantalon. So ganun din yung sa mata. Ang mata natin may autofocus na tinatawag. So kung may konti kang grado, usually yung konting grado na yun, nafo-focus ng mata natin yun. Katulad ng cellphone natin, ng camera natin, pag nag-focus tayo, gagalaw, makikita mo, magfo-focus ng konti, tapos lilinaw. So yung mga mata natin, may konting autofocus. So kaya natin magtupi ng konti ng mga pantalon natin. Pero, paano kapag farsighted ka o sobra kang farsighted or hyperopic? So ganyan ang nangyayari, yung pantalon na binili ni nanay ni tatay ay sobrang haba ng manggas. Naku, edo kang haba ng manggas. Paano yan? Paano kung masusuot yung pantalon na ito? So, syempre, ang ginagawa ng ni nanay at ni tatay is tinutupi nila yan, tapos tinatahi nila yan, di ba? Kumbaga, tapos pag tumatangkad kayo, tinatastas ni nanay at ni tatay yan. So, ganoon din ang farsighted. Ang farsighted kasi ay malabo sa malapit at malinaw sa malayo, no? So, ito yung mga batang nakikita yung eroplano doon sa malayo, nakikita yung lobo na nakalipad na, pero yung mga kaibigan nila sa harapan nila medyo malabo. So ganyan, katulad ng mga litrato dito, hindi nila makita yung mga kaibigan nilang naglalaro ng bola sa likod. Nakikita nila yung mga bata na naglalaro ng bola sa likod, pero yung bata sa harapan hindi nila nakikita. Nakikita nila yung sky sa malayo, pero yung bata sa harapan hindi nila nakikita. Ngayon, ang maganda sa hyperopia kasi kung hindi naman kataasan ng hyperopia ninyo or farsighted ninyo, habang tumatanda kayo, bumababa din yung grado ninyo. Di ba? Katulad ng pantalon. Itatastas natin yung manggas unti-unti hanggat tumangkad kayo. So hanggat wala nang extra, wala nang allowance, eksaktong-eksakto na sa inyo yung pantalon ninyo. Ngayon, kapag nearsighted naman kayo, ganun pa rin, katulad ng pantalon, eh medyo maiksi yung pantalon, no? Maiksi yung manggas. Pwedeng joggers, pwedeng ganyan, nasa ilalim ng tuhod, o pwedeng parang puruntong na. So, ang problema ng myopia kasi is, habang tumatanda tayo, tumataas pa rin yung grado natin, no? Lalo na kapag sa bata pa lang may grado na tayo sa mata. So, katulad ng mga pantalon ninyo sa bahay, no? Pag tumangkad kayo, umiiksi yan. So, basta po tumatangkad kayo ng tumatangkad, tumatanda kayo, umiiksi or tumataas pa yung grado ng mata natin pag nearsighted tayo. So ang nearsighted ay malinaw sa malapit at malabo sa malayo. So katulad ng litratong ito, nakikita ko yung gilid ng bintana ng kotse. Pero yung mga kotse sa malayo, hindi ko makita. Nakikita ko yung aso ko sa harapan, pero kung nasa ilog siya, nasa dagat siya, o nasa
kung ano man yung nasa malayo, hindi ko siya nakikita. So yan ang nearsighted or myopia. Ang astigmatism naman, katulad sa pantalon ulit, eh, ito yung mga pantalon na may pleats, no? Si Lolo, si Daddy, pag sumusuot ng pantalon, di ba? Minsan pwedeng flat front yan o pwedeng may pleats yan, yung may linya. Nakikita mo dyan sa pantalon na yan, sa pilitrato. So yan ang astigmatism. Yung astigmatism, pag pumapasok ang ilaw dahil may linya, sumasabog siya ngayon, no? So, nagsasabog yung mga nakikita mong mga imahe. Kaya, pag tumitingin kayo, malabo siya sa malayo at sa malapit. At pag tumitingin kayo ng ilaw, katulad ng dyan sa ilalim, parang may mga streak siya, no? Para siyang mga may bituin, no? May mga starburst pattern na tinatawag natin. Kasi nga, pag pumapasok ang ilaw sa mata, sumasabog. Kaya kayong mga may astigmatism, kayo yung parang laging masungit, no? Laging nakaganyan pag nanonood ng TV, laging pataas, nakatungo, laging paggilid ang tingin. Usually, yan ang astigmatism. So, ito yung mga bata, no, mga tao na pag tumitingin ng letra, sinasabi nila sa akin na, "Dok, parang nagdodoble yung letter or parang madumi, may shadow yung mga letters, no?" Kadalasan ang nababaliktad din yung mga letra, yung letter F nagiging letter P, ang C, ang D, ang O baliktad, ang H, ang M, ang N, ang K at ang R, ang E at ang B. Yan yung mga napagkakabali-baliktad ninyo kapag may astigmatism kayo. So makikita mo 'yan, no, doon sa A, B, C, D, doon sa dalawang litrato sa ilalim, yung katabi ng mukha ko, yan, ganyan ang nakikita ng astigmatism, medyo sabog, no? Medyo may shadow, medyo parang nadumihan ng konti yung mga letra. So that's what astigmatism looks like. So anong treatment kapag meron kang grado sa mata? So the only treatment we have right now that works really well is for you guys, for you children, is to wear glasses, no? Eh, Dok, pag hindi ako nagsuot, tataas ba yung grado ko? Hindi naman tumataas dahil hindi kayo nagsusot ng salamin, no? Ang nangyayari dahil hindi kayo nagsusot ng salamin, sumasakit ang ulo ninyo. Yan yung mga bata na pagdating sa hapon, sa gabi, sakit-sakit na ulo, parang gusto nyo na lang matulog palagi. So kadalasan kapag may malabo ang mata ninyo, ang sakit ng ulo ninyo ay nangyayari sa hapon or sa gabi. Or kung hindi kayo naglaro kayo buong gabi hanggang madaling araw, tapos natulog kayo, tapos dalawang oras lang tulog nyo, pagising nyo sa umaga, masakit pa rin mata nyo, tapos malabo na yan. Kasi hindi ninyo na pahinga yung mata ninyo. So the best thing to do if you have a grade in your eye, no, kung may grado kayo sa mata, is isuot ninyo yung salamin para hindi sumakit ang mga ulo ninyo. Para sa mga babae naman, importante isuot ninyo para hindi kayo magka-wrinkles, no? Kasi kunot kayo ng kunot ng nose. So mas gusto mo pag nakasalamin, mas relaxed yung mata, mas relaxed yung mukha natin. Ngayon, ano naman ang common eye infections na pag-uusapan natin? So, ang pinaka-common eye infection sa bata is, number one, yung kuliti, no? Ang kuliti, ang dahilan ng kuliti ay dahil hindi ninyo nahugasan ang inyong mukha, no? Tapos, madumi pa ang kamay ninyo. So, dahil madumi kamay ninyo, nagkukuskus kayo ng mata, nagbablock ngayon yung pores ng talukap ng mata niyo dahil sa dumi. Tapos yung dahil nag-block yan, yan ngayon ang nagiging infection, yan yung nagiging pimple. So ang kuliti, pimple sa talukap lang, sa upper and lower lids lang yan. So importante talaga maghugas kayo ng kamay, maghugas kayo ng mukha, no? So ang kuliti, pwede yan sa loob or pwede yan sa labas ng mata, no? So katulad niyan, yung sa taas, yung unang litrato, yan yung kuliti na nakikita sa labas. So parang pimple, tagyawat, nakikita mo, nakaumbok yan sa mukha ninyo, no? Yung iba namang mga tagyawat, walang ulo, di ba? Parang namumula lang. Or yung mga tagyawat sa loob ng ilong mo, masakit lang, hindi mo nakikita, pero alam mo meron. So ganun, pwede rin kasi nakatago sa loob ng mata, yung kuliti, no? So, pwede rin patagal na yung kuliti mo dyan, no? Dok, lumaki yan nung mga ilang linggo, tapos ngayon, lumiit naman, pero pag pumikit ako, pag may hinawakan ako, may nararamdaman pa rin ako. So ibig sabihin, matagal na yung kuliti mo nandyan. Ang maganda lang ay hindi siya lumalaki ulit o hindi siya kumakalat. Kasi ang kuliti, pwedeng kumalat yan. Yan yung sinasabi ni na lolo, ni na lola na nanganganak. Kasi maraming daanan ng dugo ang ating mga mata. So pag may barado dyan at may infection, yung infection pwedeng mag-travel yan dun sa mga blood vessels at lumipat sa kaliwa, lumipat sa baba. So that's why very important na magamot natin to or matanggal natin to. So, ang common na paggagamot ng kuliti, ang pinaka-importante is lid hygiene, no? So, pinaka-importante maghugas kayo ng mukha. Pag naghugas kayo ng mukha, kadalasan lalo ng mga lalaki ganito lang. Mami, tapos na ako maghilamos. Ganun lang, binasa mo lang ng tubig yung mukha mo. Hindi. Ayoko rin yung hanggang dito lang. Yung mga babae, usually ito lang.
Gusto ko pag naghilamos kayo, may konti kayong sabon sa daliri, pikit kayo, kuskusin niyo pababa yung pilikmata, no? Kasi nandiyan yung mga dumi, nandiyan nagsisimula yung mga bara. So gusto mo pababa ang paglinis ng mata, no? Maliban sa paglilinis ng mukha at saka ng kamay, gusto rin natin ng warm compress. Kumuha kayo ng bimpo, kumuha kayo ng tuwalita, sawsaw niyo sa maligamgam, mainit-init na tubig, piga, pikit, patong sa mata, mga 3 hanggang 5 minuto, mga 4 beses isang araw. Ang ginagawa ng init is hinihinog niya yung kuliti para unti-unti nang ma-absorb ng katawan ulit. Ngayon, kung ayaw talaga mawala or pangit tingnan, usually, magpakonsulta na kayo, no, sa doktor ninyo, sa health center, sa nurse, sa school, baka mabigyan kayo ng antibiotic na ointment or drop para mapatay yung infection. At kung minalas kayo at ang matagal nang nandyan, masakit na siya, ang pangit tingnan, eh baka kailangan na nating hiwain katulad ng nandoon sa ilalim, no, sa taas ng ulo ko, ayan, no? Hinihiwa na niya yung kuliti. So parang lang yan tagyawat, pag ayaw mawala, hindi kinakayanan ng gamot, eh pupunta kayo sa dermatologist, pupunta kayo sa facial center, magpapa-cleaning kayo na tinatawag natin para matanggal ngayon yung tagyawat. Maliban sa kuliti, ang isa pang bagay na nangyayari sa mga mata ng bata, usually ay yung tinatawag nating sore eyes, no? O conjunctivitis. May dalawang klaseng conjunctivitis, yung viral at saka yung bacterial. Ang viral conjunctivitis, ito yung nakakahawa ng hanggang 2 linggo. Ang mga bata o tao na may viral conjunctivitis, usually namumula at nagluluha yung mga mata. Hindi kailangan magmuta. Nagluluha lang, parang dok, para lang ako laging naiiyak. Hindi nga masyadong mapula yung mata, pero parang lagi ako naiiyak, no? Tapos mapula yung, tapos nagtutulo lang yung luha ko. Medyo silawin din ako, dok, no? Kadalasan ng viral conjunctivitis, may kasabay na ubo at sipon o sore throat. Pwedeng mauuna yung ubo at sipon bago mag-sore eyes. Minsan pwedeng yung sore eyes muna, tapos uubuhin, sisipunin, magkaka-sore throat. Alalahanin ninyo, ang COVID ngayon ay nagpe-presenta rin ng sore eyes. Bakit? Kasi ang COVID viral din siya, no? So pwede rin siya magkaroon ng sore eyes or red eyes na tinatawag natin. Ang bacterial naman na sore eyes o conjunctivitis, ito ay biglaan lang nangyayari. Walang kasabay na ubo sipon, baka napuwing ang mata ninyo, nakuskus nyo, may hinahawa kayong madumi. Nung nakuskus, dahil may bacteria yung kamay ninyo, napasok sa loob ng mata, magmumuta ngayon to, mamumula ngayon to, no? Ito yung may mga green or yellow na sticky discharge. Ito rin yung mga pagising niyo sa umaga, hindi niyo mabuksan yung mata niyo. Dok, hindi ko mabuksan, kailangan kong ganunin kasi nakadikit yung mga pilikmata ko. Kasi nga, dun yun sa muta, dun sa sticky mucoid discharge natin. Now, again, for the sore eyes, the treatment will also still be antibiotic, so you really have to consult with your doctor, or if you cannot because it's viral, it can resolve on its own, but the problem is it takes some time. So importante yung hand hygiene. Hugas palagi, hugas ng mukha palagi. Pag nagpupunas ng luha, gamit kayo ng tissue, tapos tapon. Huwag na huwag kayong gagamit ng bimpo, huwag na huwag kayong gagamit ng panyo. Bakit? Kasi ang bimpo, ang panyo, pupunas ka ng mata, mangangati ilong ninyo, gaganyan kayo, maya-maya pupunas ka ng leeg. Tapos maya-maya, pupunas niya yung kabilang mata. O ayan, naghahawaan ngayon yan. Kaya very important, tissue na lang, tapos tapon. So katulad ng COVID, frequent hand washing, no? At huwag maghahawak ng mukha. Alright. Now, ang infection naman na kailangan ipadala sa ospital kaagad na delikado sa mga bata, yung tinatawag nating orbital cellulitis. Yan, no? Nakikita niyo dito, magang-maga yung mga talukap ng mata. Hindi na mabuksan ng bata yung mata, o namumula. So kumbaga parang pimple, tapos naging pigsa. Hindi mo na mabuksan yung mata mo, ang sakit-sakit na, nilalagnat ka na, masakit na pag tinatry mo buksan. Mga ganitong klaseng pamamamaga sa mata, kailangan nyo nang dalhin sa ospital. No? Kailangan nyo sabihin kay nanay, kay tatay, nay, punta na tayo sa ospital, masakit na kasi. Alright? Now, I think this is my last 4 slides. So, sa mga batang nakikinig ngayon, no? Maski sa matatanda na nakikinig ngayon, ano nakikita nyo dito sa 4 na bilao na to? May nakikita ba kayong salita na binubuo ng 4 na bilao? May nakikita ba kayong letra dyan sa loob ng mga bilao na yan? So actually, ang 4 na bilao na yan ay nagpo-form ng isang salita na nagsasabi ay play, no? P-L-A-Y. Now, Doc, ba't hindi ko nakikita? Wala akong nakikitang letra at all dyan. So baka mamaya kasi colorblind kayo, kaya hindi mo makita yung mga letra na nandyan. So, did you know that everyone sees color a little bit differently, maski mga tao na hindi colorblind? Ang ibig sabihin nito,
hindi lahat ng tao parehos ang pagtingin sa kulay pula. Pulang pula ba yan? Medyo pink ba yan? Medyo fuchsia ba yan? Medyo maroon ba yan? So depende sa tao, depende na ng tingin nila sa kulay, no? Isa sa 12 lalaki ay usually colorblind. So common sa mga lalaki, sa ating mga lalaki. Kaya kailangan natin bantayan yan. Kaya ako, pag may nakikita ko mga bata sa clinic, chinecheck ko kaagad yung color vision nila. Kasi minsan, para maaga pa lang, alam na nila na colorblind sila, no? Red-green colorblindness is the one that is passed on from mother to son on the X chromosome, on the 23rd chromosome, no? So actually, kapag may lalaking colorblind, ang gagawin ninyo, tanungin niyo yung nanay ninyo kung may mga kapatid siyang lalaki na colorblind. Kasi usually sa lalaki nang gagaling yan, dala-dala lang ng nanay yan, pero yung mga lalaki ang nagiging colorblind. Kung may kapatid kayong babae, tas kayo ay colorblind, sabihan niyo yung kapatid niyong babae, pag kayo nagkaanak, pag nagkaanak na yung mga babae ninyong kapatid, kapag may lalaki yun, may chance na colorblind yung lalaki na yun. Usually, colorblindness means an inability to see either one specific color or to distinguish between certain colors. No? So katulad dito, yung normal vision, ang ganda-ganda ng mga M&M. Pero pag may mga iba't ibang klaseng color blindness, yan, halata mo yung hindi mo nakikita yung mga pula. Para lang siyang lime green lahat. Oh, parang brown and greens and yellows lang siya. Wala yung pula. No? Yung isa naman, walang green. Puro parang pink, yellow, pink fuchsia and blue. No? So usually the problems occur with red, green, or blue and yellow. No? And some instances naman, may mga tao na lahat talaga ng kulay hindi nila nakikita. So parang black and white lang talaga nakikita nila. Now, again, color blindness can run in the family and there's no cure for color blindness. Okay? So may ibang tao, may ibang mga kumpanya nagbebenta ng salamin or contact lens na nakakatulong para makita yung mas matitingkad na kulay. Pero yung mga gradient, yung mga lighter colors, hindi pa rin. Pero at least para makita lang nila yung iba't ibang brighter colors. No? Now, ang maganda naman sa colorblind, hindi naman ibig sabihin ng colorblind, wala kang nakikita. May nakikita ka at saka nakaka-adjust ka. At hindi ito nakakasagabal sa everyday activities mo. Ang maganda lang, pag nalaman mong colorblind ka, alam mo pa lang nang kapag bata ka pa, na may mga ibang trabaho na hindi mo pwedeng gawin. So, ang seaman, kailangan hindi pwedeng colorblind. Bakit? Kasi sa loob ng barko, marami yung panel, di ba, mga electrical, may iba't ibang kulay yan. Ngayon, kung hindi mo nakikita yung kulay, hindi mo alam na pula na pala yung nagfa-flash, may emergency na. So, delikado, di ba? Kaya gusto nila na nakakakita ka ng colors. Ganon din kapag piloto ka, hindi ka pwede maging commercial pilot pag hindi mo nakikita yung colors. Kasi again, marami sa cockpit na iba't ibang ilaw na kailangan mong ma-distinguish. And I hope you learned a lot during this lecture. And sana magkita ulit tayo para mag-usap sa iba't iba pang mga bagay tungkol sa mata. Salamat po.